Ayan, magandang araw, lansangan ni Juan. Ano ba ang pag-uusapan natin, mga kababayan? Kapapasok lang ng balita, no? Ang ICC or International Criminal Court ay nagpupumilit pa rin na pumasok po dito sa ating bansang Pilipinas at hinahabol po ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, mayroong mensahe, no? Ang ating Pangulo sa mga taga-ICC. Alam nyo, nagugulumihanan ako dyan sa ICC na yan. Bakit nagpupumilit na habulin si PRRD? May galit, ano? At magkano? Magkano? Ano kaya? At sino kaya nagpupundo? Ngayon, mga kababayan, pakinggan po natin kung ano ang mensahe ng ating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Sa ICC. Ito, pakinggan po natin. May mensahe si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa kabila ng kanilang pagpupumilit na muling buksan ang investigasyon sa Pilipinas ukol sa war on drugs ng noong nakarang administrasyon. Si MJ Mondihar magbabalita. You know, ICC, you want me to go to prison? I will. As a matter of fact, I did it as a matter of principle so that I will die for it and go to prison and rot there until kingdom come. Yung nilalaman ng ICC, you think that all those killings were perpetrated by government agents. You are wrong. Better still, you should be on the ground. Ito ang mga binitawang salita ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte sa kabila ng pagpupumilit ng International Criminal Court na muling buksan ang kanilang imbestigasyon sa war on drugs bagamat hindi miyembro ang Pilipinas sa ICC. Nobyembre 2021, ang pansamantalang suspindihin ng ICC Office of the Prosecutor ang nasabing imbestigasyon, subalit ipagpapatuloy pa rin ang kanilang pag-aanalisa sa impormasyong kanilang hawak at natanggap. Ngunit noong Huwebes, Enero 26, ay pinahintulutan ng ICC Panel of Judges sa The Hague ang Office of the Prosecutor na ipagpatuloy ang imbestigasyon dahil hindi raw nila nakikita na nagsasagawa ng makabuluhang pagsisiyasat ang pamahalaan kaugnay sa drug war. Ngunit ayon kay dating Pangulong Duterte, dapat munang magkaroon ng pahintulot ang ICC sa Pilipinas na manghimasok at mangimbisiga sa nasabing issue. Ayon sa dating Pangulo, naghahanap lamang ng gulo ang ICC. Well, you know, you cannot just intrude into the country and start an investigation because that is a function of a sovereign state. If you do not have the permission from the state, from Congress or from the President, you have no business conducting an investigation here. Parang sino ka? Who are you? May I ask them, who are you to initiate an investigation here? May you do it outside. But if you come here and start to summon people, sending them summons or subpoena or whatever, in the name of what? Your court? You are just looking for trouble. And if you are looking for trouble will come. Magugunita na una nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na muling sasali pa ang Pilipinas sa ICC. Para naman si Justice Secretary Boyeng Rimulya, gumugulong ang Philippine justice system at hindi raw welcome ang ICC na mag-imbisiga sa Pilipinas. Nais naman ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na arestuhin ang mga ICC investigator oras na pumasok sa Pilipinas dahil masyado raw nanghihimasok ang mga ito sa internal affairs ng bansa. Samantala, kresyo naman ang dating Pangulo ang ICC kung mayroon nga bang batas na nagbabawal sa isang punong ehekutibo na bantaan ng mga kriminal. Since when was it a crime for a sovereign head of state? Since when was it a crime for me to threaten criminals? Ganyan po magsalita ang ating Pangulo, kaya nakakamiss ang ating Pangulo talaga. Sige, banata mo ng banatan. Go ahead, Pangulo. Sige daw. Answer it. Sinabi mo, if you destroy my country, I will kill you. When was it wrong to say, do not destroy our children?
because I will kill you. Gid din ang dating presidente na ang kanyang kampanya sa pagsugpo sa illegal na droga at krimen ay bahagi ng kanyang pangako na protektahan ng bayan. You know, you take your oath to protect the country and the people. Mm. How can I protect you? Just empty words. You have to. When you say I will protect you, I will protect you. Mm. And if I have to kill those who want to harm you, then so be it. Samantala, nagpahayag muli ng suporta si Pastor Paulo C. Quiboloy sa dating Pangulo. We've known Davao City to be the Wild Wild West before you became the mayor. And it was a lawless city. And it was a city where everybody feared to come. Then when you took over and you took the cudgel of the city, you took the bull by the horn. And we see the result after that, no, to make the story short. Now it is a most desired city to live in because of peace and order, because of the discipline that you impose. And I think that is the legacy that you have left behind. It made an impact to the whole Philippines when you became president. That's why SMNI, Gikan sa Masa para sa Masa, is your sounding board, and the people would like to always hear that from you as long as you are here to satisfy what is in their hearts, that this country should not fall into that kind of a problem anymore. Para sa Pilipinas kong mahal, MJ Mondihar, SMNI News. At ayan mga kababayan, napakinggan po natin muli ang tinig ng ating mahal na Pangulo. Don't forget to subscribe, like, and share para ma-notify po kayo sa lahat po nating video na ating magagawa. Pakishare lang po. Salamat po, Lansang Aniwan.